Paano magbaklas at magkabit ng headset? Pag-usapan natin yan sa video na to. Coming up! What's up sa inyo mga abatak? Magandang araw nga pong muli. Nagbabalik na naman tayo sa isang video kung saan ngayong araw kasi pagpapalitin natin yung port nitong MTB'ng isa at saka nung Paxter. Kagabi kasi pinagbabaklas ko, tinitingnan ko yung sira. May sira na yung port nung Paxter. Ngayon, babaklasin natin. Pero ang magiging topic natin is kung paano nga ba ito baklasin, paano ikabit yung headset o paano tanggalin tsaka ikabit yung headset natin. May separated video na ako about sa pagbabaklas nito, sa paglilinis ng headset tsaka head tube, na i-click mo na lang yan kung gusto mo ng mas mahabang explanation about sa paglilinis niyan. Kaso hindi kasi included doon yung kung paano ba siya baklasin ng maayos tsaka paano siya ibalik ng maayos, kasi yung iba nababasa ko yung comments, sabi nila binaklas daw nila, pagbalik mahigpit na. So ngayon tuturo ko sa inyo yung diskarte na yon, at yun yung gagawin natin. Magpapalitin natin to tsaka yon. So kung bago ka lang sa channel na to, ako pala si Limuldan Paas, at dito po ay gumagawa ako ng travel vlog, food vlog, and biking vlog. Nagbibigay po ako dito ng mga tips, tutorial, bike review, road review, DIY hacks, at sobrang dami pang iba kapatak. Kaya kung mahilig ka sa pagbibisikleta o nagsisimula ka pa lang sa sports na to, tamang-tama yung channel na pinuntahan mo. Tara, simulan natin yung video na to. Unang baklasin ang top cap. Yung iba dito sobrang higpit pero madali lang naman yan baklasin. Pero bago lang natin ituloy, introduce ko pala muna sa inyo yung mga gamit na gagamitin natin. Bali mga kabatak, ito pala yung mga gamit na nandito. Mapapansin nyo, wala naman masyadong special. May mga item na kasi kung pinalitan nung mga nakarang araw. Pati calipers nung bike, binaklas ko na dahil nga sa gawa nung sumasayad yung rotor sa hindi ko may paliwanag na dahilan. Una, brake pads yung tinanggal ko. Tapos, sumasayad pa din. Ngayon, ang naging problema pala, yung port ko mismo ay medyo balina. Nakaganyan na siya. Kaya, yung port na yung pagpapalitin ko. So, ang kailangan mo lang dito is dalawang klase ng allen. So, magkaiba lang sila ng size. Tapos, simulan na natin. Okay, ito'y tornilyo nung sa headset natin. Yan. Tapos top cap tsaka spacer. So kung mapapansin nyo, nung tinanggal natin, ito na yung itsura nya. Yan, medyo may kalakalawang na siya, pero okay lang yan, linisin na din natin. Okay, wait lang ha. Kung budget bike yung gamit mo na katulad nitong Paxter, pag binaklas mo to, madalas makikita mo ganito yung itsura nya na. Medyo may kalawang na siya. Sa budget bike, napaka-prone yan na kinakalawang yung stereo tube natin. So, ang discarte lang dyan. Kaya din kasi natin to binaklas para malinis, tsaka mapalitan na din. So, lilinisin natin to, pero hindi ko na ipapakita sa inyo. Kung gusto nyo ng mas magandang video about sa paglilinis ng stereo tube, i-click mo na lang yung video na yan, kabatak. So, yan yung magtuturo sa'yo sa pagsolusyon sa paglilinis nitong ating mga stereo tube. So again, hindi din po ito pang beginner na task ka. Baka kasi akala nyo ganun lang kadali. Madali lang naman siya, kaya nga ituturo ko sa inyo i-discarte. Pero yung iba kasi nagbabaklas nito, hindi na ibabalik ng maayos. So, pero ngayon, sundan nyo lang yung gagawin ko dito at madali nyo lang yung makukuha. Susunod natin tong stem, yung sa gilid. So pipihitin din natin, paluwag. So magkabaliktad to ha. Dito yung isa sa kanan, yung isa nasa kaliwa. Kahit di mo natanggalin yung tornilyo, basta lumuwag lang yan. Ngayon, aangat na yan. Yan. So, kita nyo yung loob. Medyo kinakalawang na. Tapos ito, tanggalin natin. Lagay natin sa isang gilid. Okay, kung mapapansin nyo, ito na yung headset natin. Konting kembot na lang. Ayangat na lang natin tong mga cap na sealed cap, kung tawagin. Ang kadalasan nagiging problema na napapansin ko sa comments tsaka sa iba pang nagbabaklas nito, hindi nila alam kung paano yung pagkakasunod-sunod ng pagkakabalik nila. So yung iba, sinasabi picturean daw para makita mo yung pagkakasunod-sunod sa taas tsaka sa baba. Tapos, okay naman yon yung discarding ganun, pero may isa pang discarding kasi akong ginagawa eh. Pinagsusunod-sunod ko yung baklas ng tawag dito, ng pyesa. So pag binaklas mo to kasi, dalawang parts to eh. Ayan, pag binaklas mo yan,
Una dyan, ito. Itatabi ko lang siya. Tapos susunod, ito, yung mas malaki. Yan. So itatabi ko lang din ulit. Ngayon, bearing na tong makikita nyo dito, kaya... Okay, bali bearing na yan mga kabatak, ano, yung nakikita nyo na yan. Ngayon, tignan nyo yung ginawa ko dito. Yan, yan yung pagkakasunod-sunod nung mga tinanggal ko. So ito, oops, nalaglag yung tornilyo. So ito, kahit kabisado ko yung pesa, ganito yung ginagawa ko. Ito yung top cap, kasama ng spacer. Tapos yung tornilyo, na nalaglag na naman, ang kulit mo ah. Tapos isa pang sealed cap. Tapos ito yung magkakasunod sa pagtanggal ko, para pag kinabit ko siya, kung ano yung nandito sa dulo, yun yung una kong ilalagay. So patong-patong silang ganyan. Ayan. So ayun, ganun lang kasimple yung diskarte para hindi ka malito sa pagbabaklas nito. Ito na yung medyo tricky part. Pag inangat kasi natin to, ayan na. Kita nyo yung bearing sa ilalim, tapos ito yung bearing sa taas. So tanggalin muna natin ah. Yan, magkahiwalay na sila. Makikita nyo, baba lang muna natin. Okay, mas maganda kung may bike stand kang gagamitin pag nagbabaklas ka ng ganito para hindi masyadong magasgas yung bike mo. So ayun, makikita nyo, ito yung bearing. So may dalawang klase nyan, isang ganito, tsaka isang sealed bearing. Pero sa ibang prone budget bike ah, sa mga budget bike na katulad ng Spunker na mga binaklas ko na din, wala silang ring, so bulitas lang na ganito. So pag binaklas mo siya, pag binaklas mo yung headset na bearing, wala kang makikitang crown yung nakapaikot. So mismong bulitas lang, kaya pag angat mo sa bike, biglang maglalaglagan yung bulitas. So sa mga budget bike, napaka prone nun. Kaya mag-ingat kayo dun, dahil pag nagkalaglagan at nagkulang yung bulitas nyo, bike shop na naman yung solution yan. So gastos na naman, sayang naman, di ba? So ayun, ingatan nyo yung part na yon kapag ganun yung bearing nung headset nyo. So ayun lang, share ko lang yon. Sa mga non-tapered bike, okay lang kahit mapagbaliktad nyo yung bearing sa taas tsaka sa baba. Sa tapered bike na katulad nito, ay syempre hindi siya kakasya, hindi kakasya yung pantaas tsaka sa pambaba, dahil magkaiba sila ng size ng bearing. Yung non-tapered, pantay lang ito, hindi sila pantay. So papakita ko na lang sa inyo ha, baklasin din natin. The same thing we will do here. Ayun eh, pa-English-English pa eh. So parehas na procedure lang yung gagawin natin dito. Babaklasin natin top cap tsaka stem, tapos ibababa na natin. Okay, ito yung top cap natin, si Ivana Alawi. De, joke lang. Tapos ito yung mga spacer, tatanggalin lang natin. Tapos luwagan uli yung mga stem. Tapos ayun na, tanggalin itong mga abubot. You know what is abubot in Tagalog? Flat screw yung gagamitin ko kasi medyo mahirap tong tuklapin eh. Ito yung taas, pangalawa sa taas, sa pang sealed, tsaka headset na to. So taas lang natin saglit. Ayan, ganyan yung magiging itsura nya. Bali, may nakalimutan pala akong gawin. Yung calipers nito hindi ko pa nababaklas. Yun kasi wala ng calipers dahil tinanggal ko na kagabi. So ito, bago din kayo magbaba o magtanggal ng buong fork, pwede nyong baklasin muna yung calipers para hindi kayo mahirapan. So babaklasin ko lang saglit. Yan, natanggal na. Okay, kung may mapapansin man kayo dito mga kabata, yun, may kalawang. Itong steerer tube na to, wala. Aloy po kasi ito eh. Kaya, yan, ganyan. Makita nyo, walang kalawang. Tapos, ang isa pang technique, mekanismo nito, ito, non-tapered tong fork na to, pero itong headset ko, head tube ko pala, is tapered. So, mapapansin nyo, magkaiba sila ng bearing, pero bakit siya nagkasya? Dahil po yan sa spacer na ginamit. Takbali ngayon, kamit muna natin tong fork dito. So, turo ko sa inyo yung diskarte ah. Una, kailangan mo ng basahin sa ilalim pala. Okay, una, ipwesto mo yung bike sa kung saan ka pinaka-komportable. Mas maganda kung may bike stand ka. Lagyan mo ng basahin yung ilalim nang hindi magasgas. Tapos, kunin mo yung isang bearing. Yan, lagay mo dito. Okay, usually may takip tong ganito. Kaso dahil pang tapered kasi tong
pork na to, so hindi ko siya pwedeng lagyan nito. Aalog lang yan eh. Yan, dapat ganyan siya, pero hindi eh. Aalog lang yan, kaya ganyan. So direct yung bearing dito. Tapos, iaangat na natin. Yan ah, kitang-kita, walang daya. So ilulusot natin to. Dito, tapos ganun lang. Pag sinapak mo, okay na siya. Tapos ngayon, yung dito sa top. Dito minsan o kadalasan nahihirapan yung mga nagkakabit nito. So una, bearing ulit. Tapos kung sinunod nyo yung pagkakasunod-sunod kanina, madali nyo na lang siyang dadamputin. Sunod-sunod na lang. Ang diskarte din dito, i-align mo ng mabuti itong nasa ilalim. Diba, baliktad pa yung bearing. So okay, pag sa taas, ito yung nakaibabaw. Pag sa baba, nakapaganyan. So okay, mahirap ba sundan? Kung nasaan yung, basta, pag nasa ilalim yung ilalagay mo, paganyan yung itsura niya. So yung may sealed na yan, yan yung nasa ilalim. Nakapatong na ganyan. Pag sa taas naman, pabaliktad, yung may sealed naman yung nakataas. So magkaiba po kasi yan, yung isa, yan, makikita mo yung bulitas, yung isa hindi. So ayun, padapa. Tapos yung mga, tapos lagay natin to. Okay, so bali igigitna mo siya, tapos saka mo ipupush. Medyo ito dito sila nahihirapan eh, basta na lang sinapak, tapos okay na. So hindi po ganun ha. Dapat nakasentro pa din siya. Yan, isisentro uli natin. So sa pagsisentro, madali lang talaga to. Basta, yan, ganyan lang. Buhatin mo yung fork mo pala, yun yung pinaka-discarte para mas madali mo siyang maalog. Tapos igigitna mo siya, si sentro mo. Tapos yun na. Ayan, tapos yun na, okay na. Okay, wait lang ah. Hindi ko po sinasabi na ito yung tamang paraan at hindi ko din sinasabi na ito lang yung paraan para gawin to. Ang sinasabi ko lang, at least you get the idea kung paano magkabit nito. So always, isi-center nyo yung stirrer tube nyo tsaka itong mga bearing para po magkasya siya ng tama. So ayan, para wala siyang alog. Ngayon, kabit na natin yung iba pang cap. Okay mga batak, so kung makikita nyo, nandito na yung manubela, nakasalpak na. Medyo mainit na din dito, nasisilaw na ako. So ang unang mga sign na mali yung pagkakakabit mo is mahigpit iliko. Yan, ito hindi naman. Tapos umaalog. So pag yung dalawa na yon ay confirm, kahit isa lang doon, pwedeng mali yung pagkakakabit mo. So ulitin mo lang yung procedure, tapos higpitan ulit, tapos pag ganun pa din, ulitin ulit yung procedure hanggang makuha mo yung tamang timing. Ganun lang naman kadali, mas madali ngang gawin yung mga ganitong non-tapered na bike eh, dahil madali lang siyang isalpak, hindi katulad ng mga tapered bikes o head tube na medyo malikot yung... Malikot siya eh, mas mahirap siya ikabit sa experience ko lang ha. So ayun, ito mabilis lang to ikabit. Kung pagpapraktisan mo, okay lang. So huwag ka matakot magbaklas, kabata ka no. Ayun, so ikakabit ko lang saglit yung gulong. So ayun, dito ko na lang din tatapusin yung video na to, ano, mga kabatak. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo, stay safe, stay home, ingat. Tapos sa Sunday, magride na lang tayo. Kaya ako din inaayos to para may magamit akong bike sa Sunday, dahil wala na akong bike, sira na lahat. Hindi, hindi naman sira, kumbaga napapabayaan ko na. So ayun, ingat kayo mga batak, salamat sa panonood.